The Billionaire's Secret Affair, Part 12. Marian was in Peter's office. Hinihintay niya ang nobyo na kasalukuyang nasa meeting. Napagkasunduan nilang sabay nakakain ng tanghalian sa paborito nitong restaurant. She sat on his chair. She started going through his stuff. Likas yata talaga ang pagiging pakialamera ng mga nobya sa gamit ng kanilang mga nobyo. Karamihan sa mga papeles na nakalatag sa desk ay hindi naman niya maintindihan ang nilalaman. Ang totoo, she never really fully understood Peter's work. Masyadong masalimuot yun para sa kanya. Napangiti si Marian nang makitang nasa desk pa rin ang nakakwadrong larawan nilang dalawa. Siya mismo ang naglagay nun doon. Habang pinagmamasdan ang larawan, ay binalikan ng kanyang isip ang naging simula nila. They met in a resto bar. Pagkakita pa lang niya kay Peter, ay nakaramdam na kaagad siya ng kakaibang atraksyon. At hindi siya ang uri ng babae na kontento sa paghihintay. Maagang natutunan ni Marian na kung may gusto siya, ay dapat na siya ang gumawa ng paraan upang makamit yun. Siya ang lumapit at nakipagkilala. She bought him a drink. Siya ang naunang tumawag pagkatapos nilang magkita sa resto bar. They exclusively dated for 3 months. Then they decided to make their relationship more official. Then they decided to live together. Marian never thought she could love someone this much. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig sa kanyang puso kahit na 5 taon na silang magkarelasyon. It was like she found something new to love about Peter every single day. She did not think she would find the perfect guy for her in a resto bar. Inabot niya ang picture frame. Napansin niya na may kaunting alikabok, kaya naghanap siya ng tissue paper. May tissue paper siya sa bag. Ngunit nilapag niya yon sa couch pagdating niya at tinatamad ng tumayo. Kaya binuksan na lang ang drawer sa pag-aakalang may tissue paper doon. Natigilan siya nang makakita ng jewelry box. Halos wala sa loob na inilapag niya ang picture frame at dinampot ang box. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Her heart was pounding. She could not breathe properly. Hindi niya alam ang iisipin. Nabuksan niya ang kahita sa kabila ng panginginig ng kamay. Napalunok nang makumpirma ang kanyang hinala. There was a ring inside, and it sparkled beautifully. Oh God! Usal niya. Honey? Nag-angat ng tingin si Marian. Kakapasok lang ni Peter sa opisina. Kaagad na namilog ang mga mata ng nobyo nang makita na hawak niya ang nakabukas na kahita. Oh, what? Is this for me? Tanong niya sa gumagaralgal na tinig. Namasa ang kanyang mga mata. Hindi naiisip ni Marian na importante pa ang kasal sa kanilang dalawa ni Peter. Totoo ang kanyang sinabi sa nobyo minsan. Kapiraso ng papel lamang yun at hindi gaanong kailangan. Masaya na siya na magkasama sila at nagmamahalan. Ngunit iba pa rin pala ang pakiramdam kapag nakakita ang isang babae ng isang patunay na nais ka talagang makasama habang panahon ng lalaking buong puso mong minamahal. It was not just an expensive ring that one can brag about to her friends. It was a proof of love and undying devotion. Marian felt like she fell in love with Peter all over again. Isinara ng binata ang pinto at dahang-dahang lumapit sa kanya. Sa ibang pagkakataon, ay matatawa si Marian sa nakikitang takot at pag-aalinlangan sa mukha ng nobyo. Peter had always been a confident man. Inamin nito noon na pagdating sa kanya ay palagi itong may pag-aalinlangang nararamdaman. He was intimidated. Hinangaan niya ang pag-amin nitong yun dahil hindi lahat ng lalaki ay kayang aminin yun sa isang babae. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ang katulad ni Peter ay nakakaramdam ng intimidation sa katulad niya. He was perfect. Dahil sa pag-aalinlangan nito, pakiramdam ni Marian ay siya dapat palagi ang gumagawa ng unang hakbang
isang bagay na hindi niya ginagawa para sa isang lalaki noon. But everything had been worth it. Honey, hinintay ni Marian na ituloy ni Peter ang sasabihin. Ngunit tila pinag-iisipan pa ng binata ng maigi ang mga salitang gagamitin at nainip na siya. Is this for me? Ang sagot lang naman sa tanong na yon ang kailangan niyang marinig. Ilang sandali pa ang lumipas bago may namutawing mga salita sa bibig nito. Ganito pa ba? May iba pa ba akong dapat bigyan ng singsing? Tuluyan nang bumigay ang kanyang mga luha. Kahit nakaguhit ang ngiti sa kanyang mga labi. She used to think girls who cried over this kind of stuff were silly. Maling-mali siya. Iba pala ang pakiramdam. Wala siyang kontrol sa kanyang emosyon. Tila may sariling isip ang kanyang mga luha na patuloy sa pagpatak. Marian, honey, I know. Tumayo si Marian sa kinauupuan at sinugod ng yakap ang nobyo. Will you marry me? Tanong niya. Maiinip lamang siya kung maghihintay siya. Magpapaligoy-ligoy lamang si Peter at baka sa bandang huli ay hindi nito masabi ang talagang nais na sabihin. Sandaling hindi nakagalaw si Peter. But Marian squeezed him tight. I love you, bulong niya. Sinapo ng dalawang kamay ng nobyo ang kanyang muka. Pinakatitigan siya. Wonder was written on his beautiful eyes. Tila ba hindi makapaniwala na naroon siya? Kaharap nito. Hinaplos ni Peter ang kanyang pisngi. She pressed her lips on his. We're getting married. Maling-mali siya sa inakala na hindi na nila kailangang gawing mas opisyal ang kanilang relasyon. Ganun pala ang pakiramdam ng ikakasal. Kinabig siya ng nobyo at mariing hinagkan ang kanyang mga labi. Kaagad siyang tumugon sa marubdob nitong halik. Her whole being was filled with so much love. Isang linggong nilagnat si Samuel bago nadala ni na Andrea sa ospital. Nung una kasi ay hindi siya gaanong nabahala dahil sinat lang at nawala rin kinabukasan. Nakapasok pa sa eskwelahan ng anak. Ngunit ng sumunod na araw ay muling nagkasinat si Samuel. Muling nawala at muling bumalik. Pagkatapos ay tatlong araw na itong inaapoy ng lagnat. Noon lubos na nabahala si Andrea. Nagdesisyon na si Jonathan na dalhin na sa klinika ang bata. Doon nila nalaman na may dengue si Samuel. Kaagad silang sumugod sa ospital. Hindi na nagprotesta si Andrea nang sa isang pribadong ospital dinala si Samuel ni Jonathan. Saka na niya iisipin ang mga bayarin. Hindi yun importante dahil palagi siyang nakakagawa ng paraan. Ang importante ay mapabuti ang kalagayan ng anak. Hindi na maganda ang kalagayan ni Samuel. At kahit na nasa ospital na, ay tila lalong sumasama ang lagay nito na ikinagagalit ni Jonathan sa mga nurse at doktor. Hindi yun ang unang pagkakataon na nasa ospital ang isa sa dalawang anak. Kaya kahit paano ay nagagawang maging kalmado ni Andrea. O kahit paano ay hindi niya hinahayaan na mapamunahan siya ng pagkabalisa. Kaya niyang kontrolin ang damdamin. Ngunit yun ang unang pagkakataon na maranasan ni Jonathan ang ganun. Inamin ng binata sa kanya na tila mababaliw na ito sa pag-aalala. May kung anong mainit na bagay na humaplo sa puso ni Andrea. Noon niya napatunayan na mahal talaga nito ang dalawang bata. Pinauwi muna niya si Jonathan pagsapit ng gabi. Nag-alinlangan ang binata nung una. Ngunit kaagad ding naalala si Shaira na naiwan kay Manang Esther. Halos hindi nakatulog sa magdamag si Andrea. Panay ang gising ni Samuel na maligalig dahil sa dinaramdam. Kinaumagahan ay sinuri muli ang dugo ng bata. Hindi magandang naging resulta. Kailangan nitong masalinan ng dugo. Hindi pa rin natapos ang problema nila. B positive ang blood type ni Samuel at kasalukuyang walang ganong tipo ng dugo sa blood bank ng ospital na kinaroroonan nila. Dahil masyadong maraming mga pasyente na nagka-dengue, halos wala nang supply ng dugo ang blood bank. Pareho sila ni Jonathan na hindi match ang dugo kay Samuel. Nagsimula nang tumawag ang ospital sa ibang ospital. Ngunit dahil panahon ng marami ang dengue patient,
kaya hindi makapagbigay ng dugo ang mga ito. Hindi hinayaan ni Andrea na bumigay siya. Pilit siyang nagpakatatag kahit na nararamdaman ang tila pagguho ng tatag ng kanyang kalooban. Sa mga ganitong panahon ay kailangan niyang maging malakas. Kailangan siya ng anak. Taimtim siyang nagdasal. Sinimulan na rin niyang tumawag sa ilang mga kaibigan kung sakaling may B positive sa mga ito. Kahit na panay negatibo ang natatanggap na tugon, hindi niya ipinakita na pinanghihinaan na siya ng loob. Mawawalan na sana siya ng pag-asa at bubulalas na ng iyak nang sabihin ni Jonathan na nakahanap na ito ng taong maaaring tumulong sa kanila. Kagaya niya ay tinawagan na rin ng binata ang mga kakilalang maaaring magbigay ng dugo kay Samuel. Natsambahan daw nitong may kasamang kaibigan ang ate nito na may type B positive na dugo. Nasa malapit na restaurant ang mga ito at kasalukuyang papunta na sa ospital. Niyakap niya ng mahigpit si Jonathan. Labis-labis ang naging pasasalamat niya sa Diyos. Hindi niya naiisip na ang taong parating ang babago sa ikot ng kanyang mundo. Thank you so much, Peter. You don't have to, but really, thanks. This means a lot to my brother. Nginitian ni Peter si Nadia. Medina Group had been his client for half a decade already. Masasabing magkaibigan na sila ni Nadia. Nasa restaurant silang dalawa at kumakain ng tanghalian nang makatanggap ito ng tawag mula sa kapatid. Base sa naging ekspresyon ng mukha ni Nadia ay masasabing hindi gaanong maganda ang narinig mula sa kabilang linya. Pagkababa ni Nadia ng cellphone ay kaagad tinanong ni Peter kung mahindi magandang nangyari. Nagulat siya nang sa halip na sagutin ay tinanong siya ni Nadia kung ano ang blood type niya. Wala sa loob na sumagot siya at bigla na lang nagliwanag ang buong mukha nito. Mabilis na ikinwento ng kaibigan ang sitwasyon ng kapatid habang hinihintay nila ang bill. Ngayon ay papunta na sila sa ospital. Wala namang kaso yun kay Peter. Kung may magagawa naman siya upang makatulong, ay bakit hindi niya gagawin? Wala naman siyang ganong gagawin ng hapong yun. Pagdating sa ospital ay kaagad silang sinalubong ng kapatid ni Nadia. He had seen him on some occasions, but they were never really formally introduced. Wala pa man siyang dugong na ibibigay, ay labis-labis na ang pasasalamat nito sa kanya. Wala silang gaanong panahon na inaksaya. Sumama siya kay Jonathan upang masuri ang kanyang dugo. Nang makumpirma na match ang dugo niya sa bata, ay kaagad nang sinimulan ang proseso ng pagkuha ng kailangang dugo. Nagpapahinga si Peter sa isang hospital bed nang pumasok sa silid si Jonathan kasama ang isang babae. Base sa pamumugto ng mata, madali nang mahulaan na ang babae ang ina ng batang nangangailangan ng dugo. Maraming salamat sa tulong, Mr. Aguirre. Anito sa gumagaralgal na tinig. Sinagip mo ang buhay ng anak ko. We owe you. Dagdag ni Jonathan. Nginitian ni Peter ang dalawa. Walang anuman, kahit na sino naman ay tutulong. Hulog ka ng langit. Anang babae na hindi pa rin niya alam ang pangalan. Yes. Pagsang-ayon ni Jonathan. Hindi ko pa pala kayo na ipapakilala sa isa't isa. Mr. Aguirre, this is Andrea, Samuel's mother. Pleased to meet you, Andrea. Anya, sabay lahad ng kamay. Kaagad lumapit si Andrea at tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Maraming salamat, wika ng dalaga na tila hindi napigilan ang bugso ng damdamin dahil niyakap siya ng mahigpit. Maraming salamat talaga sa tulong mo sa amin. Sa palagay ni Peter ay nagpipigil lamang ito ng mga luha. Nag-aalangang banayad na tinapik ni Peter ang balikat ng babae. It's okay, you're welcome. Sigurado akong pati si Celine ay labis-labis ang pasasalamat sa'yo. Bulong nito, tila halos wala sa loob. Nagsalubong ang mga kilay ni Peter. Banayad na kumislot ang kanyang puso. Celine? Kumalas si Andrea at nginitian siya. Maraming salamat uli. Alam kong paulit-ulit na ako, pero wala na kasi akong ibang masasabi pa. Walang anuman. Hindi na niya iginiit na malaman kung sino ang Celine na tinutukoy ni Andrea. Napakaraming tao sa mundo na may pangalang Celine. Hindi niya naisip
na ang silin na binanggit ni Andrea ay ang silin na minsan ay nagkaroon ng espesyal na pitak sa kanyang puso. Isang babae na nakahanda siyang ibigay ang lahat, ngunit inamin nitong may minamahal ng iba. Bago umalis ng ospital, ay sinilip ni Peter ang silid ng bata. Kasama nito sina Jonathan at Andrea. Kasalukuyan nang isinasalin sa bata ang kanyang dugo. The kid was fretful. Karga ito ni Jonathan habang hinahagod naman ni Andrea ang likod ng bata. May kung anong tumubong inggit sa kanyang kaibuturan. Umalis na siya bago pa man makaramdam ng kung ano-anong hindi niya maipaliwanag. Pagliko sa pasilyo ay tila nakita ni Peter si Celine. Nakangiti sa kanya. Ngunit pagkurap niya ay iba na ang mukha ng babae. Ipinilig niya ang ulo. Kung ano-ano ang kanyang nakikita. Epekto ba yun ang pagbawas ng dugo sa kanya? O masyado lang niyang naiisip si Celine kaya pinaglalaroan na siya ng kanyang paningin? Hanggang sa makauwi ay hindi mawaglit sa kanyang isip si Celine. Matagal nang nabura ang anumang espesyal na damdamin sa kanyang puso para sa babae. Pero bakit nadadalas ang pag-alala niya kay Celine? Ano bang meron na kailangan niyang malaman? Labis-labis ang pasasalamat ni Andrea sa ate ni Jonathan. Ngunit hindi mabura ang pagkailang na nararamdaman niya habang kasama ang babae sa loob ng pribadong silid ni Samuel. Natutulog na ang bata. Lumabas si Jonathan upang bumili ng pagkain. Nakakabingi ang katahimikan sa silid. Alam ni Andrea na kailangan may sabihin siya. Ngunit hindi niya alam kung ano. Ngayon lang niya nakilala ang nakatatandang kapatid ni Jonathan. Ngunit marami na siyang narinig tungkol sa babae mula kina Celine at Jonathan. Alam niya na sinadya ang tumayong ina ni Jonathan mula nang mawala ang ina ng magkapatid. Noon ay galit siya sa babae kahit na hindi pa niya ito kilala. Hindi kasi nito kailanman nagustuhan at tinanggap si Celine. Medyo nakakatakot din ang ate ni Jonathan. Maganda si Nadia, ngunit mababakas sa mukha ang kasungitan. Nakaka-intimidate sa unang tingin pa lang. I'm glad Jonathan's finally growing up, wika ni Nadia maya-maya. Napatingin si Andrea sa babae. Aha! Hindi niya gaanong narinig ang sinabi nito dahil lulong siya sa mga iniisip. Napangiti si Nadia. Bahagyang nabawasan ang intimidasyon sa muka. Sa wakas ay natuto na siya. Munti ko na siyang sukuan. Inakala ko na hindi na siya magiging responsable. He's not even his son. Yet, nakangiting napailing-iling ang babae. Siya man ay namangha sa pagmamalasakit ni Jonathan kay Samuel. Naalala niya na hindi pa pala niya napapasalamatan ang babae sa pagdadala kay Mr. Aguirre. Maraming salamat nga pala. Walang anuman, ang mahalaga ay magiging maayos ng bata. Muling namagitan ang katahimikan sa kanila. Mukhang nakabuo na kayo ng espesyal na relasyon ni Jonathan. Kaswal nitong pagpuna. Biglang kinabahan si Andrea. Napalunok. Lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Lalong hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Compared to that girl, you're so much better. Noon nahanap ni Andrea ang tinig. Mawalang galang na. Nagpapasalamat ako sa naitulong mo sa anak ko. Pero wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Celine. Lalo na at wala naman siya dito para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi maaaring hindi niya ipagtatanggol ang matalik na kaibigan. Alam niya na hindi gaanong maganda ang reputasyon ni Celine. Ngunit hindi naman yung dahilan upang libakin ito ng ibang tao. I'm sorry, tumango si Andrea. Mukha namang sinsero si Nadia. At sa totoo lang ay ayaw niyang makipag-away. Tiyahin ni Shaira si Nadia at naisana niyang makabuo sila ng magandang relasyon. Nahiling niya na sana ay matanggap nito si Shaira. Pero tama ako, hindi ba? Makabuo na kayo ng espesyal na relasyon ni Jonathan? Hindi yan maiiwasan, lalo na at pinag-uugnay kayo ng mga bata. Dahang-dahang tumango si Andrea. Pero wala kaming relasyong romantiko o anuman. Do you like him? Ilang sandali muna ang lumipas bago nagawang sumagot ni Andrea. Madaling magustuhan si Jonathan. Madaling mahalin.
Mabait siya, lalo na sa mga bata. Tumango si Nadia. You're right. Napakalaki ng ipinagbago niya. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong maniwala. Mahal ko ang kapatid ko, pero kilala ko siya at kabisado ko na ang mga kalokohan niya. Hindi ako bulag sa mga kamalian niya. Nang sabihin niyang hahanapin niya ang anak niya, inakala ko na gusto lang niyang makakuha ng pera. He had this business proposal, but I didn't really believe in him. Inakala ko na gagamitin lang niya si Shaira para makuha ang gusto niya. Natigilan si Andrea sa mga narinig. Gagamitin si Shaira? Bakit? Wala namang pakialam ang pamilya ni Jonathan sa bata. Hinayaan lang ng mga ito na umalis si Celine. Binigyan nga ng perang panggastos, ngunit hindi naman pera ang kinailangan ng kaibigan niya. Mas kinailangan noon ni Celine ang pagkalinga ng pamilya. Umahon na naman ang galit sa dibdib ni Andrea, ngunit pilit niyang sinupil. Kailangan siguro nilang mag-usap ni Jonathan tungkol sa bagay na yon. He still has to prove himself. Gusto ko malaman kung gano'n na siya nag-grow up. Dapat siguro ay ibigay ko sa kanya ang perang hinihingi niya noon at tingnan natin kung anong gagawin niya. Will he stay for you and the kids? Or will he run away like he always does? Napatitig si Andrea sa mukha ng ate ni Jonathan. Malamig at formal ang mukha ng babae. Hindi niya mahulaan kung ano ang kasalukuyang tumatakbo sa isipan nito. Ang kwento ni Jonathan, napakabait ng ate nito. Ngunit hindi niya mabakas ang kabaitang sinasabi nito. Kahit pinigilan niya, nakaramdam pa rin siya ng inis. Hindi rin maintindihan ni Andrea kung bakit pakiramdam niya ay tila hinahamon siya ng mga mata ni Nadia. Magiging confident ba siya at sasabihin hindi sila tatalikuran ni Jonathan? Sasabihin ba niyang nakasisiguro siya sa sarili na hindi lang ginagamit ni Jonathan ang anak upang makakuha ng pera sa pamilya nito? Hindi siya dapat magduda, di ba? Hindi niya dapat hayaan ang babaeng ito na magtanim ng anumang negatibong bagay sa kanyang isip. Pagkatapos ng lahat ng ipinakitang kabutihan ni Jonathan, pagdududahan pa ba niya ang pagmamahal nito sa mga bata? He was trying to be the best father. Kung hindi gaanong naniniwala ron ang pamilya nito, naniniwala siya na kaya ni Jonathan. Sa palagay ko ay tama ka sa sinabi mo kanina, anya sa formal na tinig. Jonathan's growing up. Maraming kapintasan si Jonathan, ngunit marami rin namang mabubuting katangian ang lalaki. Napangiti si Nadia. Hindi mapagdesisyonan ni Andrea kung totoo yun o nang uuyam. We will see. Bago pa man makaisip si Andrea ng tugon, ay bumukas na ang pinto at pumasok ang nakangiting si Jonathan. Pitpit ang merienda nila. Tahimik silang kumain. Ngayong ligtas na sa panganib si Samuel, ay nagkakaroon na ng lasa ang pagkain. Pagkatapos nilang magmerienda, ay naging abala ang magkapatid sa pagkukwentuhan. Minsan ay sinasali siya ni Jonathan, ngunit wala talaga siyang maiambag. Hindi na nawala sa kanya ang pagkailang. Halatang kinagigiliwan ni Jonathan ang nakatatanda nitong kapatid. Nanatiling formal naman, ngunit nawala na ang kalamigan sa mga mata ni Nadia habang kausap si Jonathan. Tahimik na umusal ng panalangin si Andrea. Nagpasalamat siya sa pagliligtas ni Jonathan sa kanyang anak. Nahiling din niya na sana ay manatili si Jonathan sa tabi nila ng mga bata. Pero kahit na makailang ulit na sinabi sa sarili na hindi matatalikuran ni Jonathan ang mga anak, hindi niya maiwasan ang pagsibol ng takot at pangamba sa puso niya. Paano kaya mababago ang buhay ni na Jonathan at Andrea sa pagdating ni Peter sa buhay nila? At dito na po nagtatapos ang 12th kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.